Lunox 22. Ito, maraming ang pinapiling ko. Lunox 22, lapu-lapu to ni Kale, Kijan na tong Brody, and Nikalay with, syempre, Kiss Silvana. Signature Silvana, pero hindi sila nag-ano ah. Nag-switching. Is this a possible change rule or swap rule? Para sa idang team pa yung boss. Tingnan natin, baka naman magpalit pa yan pagdating sa loading screen natin. Minsan bagyan, pero baga. Sabi na sa'yo eh, number 5 Alice na naman ni Showtime. Philippines, number 5 Alice ang kanilang kinuha dito, mga kaibigan, no? Pero tignan natin kung ano ang magiging sagot. Siyempre, ng mahaba-habang pahinga na Easy Sports, unlike dito, ano eh. Pwede natin expect na, uy, ngalay na ng konti, medyo under pressure, stress, ang miyembro ng team pa. Makakayo ba naman 3 straight series yung lalaroin ninyo, tapos under pressure pa most of them? Kasi bago tayo napunta sa ating final series, kamuntikanan pa silang matalo, no? But with the help of Show, na Showtime naman talaga with this show, doon sila nakabawi. Ikaw, Maring Atina, based on the current lineup, sino sa tingin mo ang mag-uwi dito ng ating unang panalo sa final series? Draft wise pa lang, guys. Parang team payaman, boss. Even though nakita naman natin eSports already has some of their comfort picks, parang naniniwala pa rin ako sa ganong klase ng hero mastery for team payaman, boss. How about you, Baymax? Speaking of ano, no, comfort picks, hindi ko naman mas, di ko, ano eh, actually pareho tong team na to na nakakuha ng comfort heroes nila, pero mas marami yung sa team payaman, boss. Kakatalo kasi yan, personality wise, guys, or even yung mannerisms mo when using a comfort hero, nandun na rin kasi yon. Something to consider. Pag lagi mong gamit, alam mo yung in and out eh, alam mo kung kailan ka papasok, alam mo yung cooldown, kabisado mo na kahit nakapikit. De, joke lang guys, hindi sila nakapikit. grabe naman yung nakapikit maglaro. Daredevil ka lang. Umaasa ka lang sa sound, tas meron ng reflection sa utak mo, di ba? Charot lang. Naalala ko talo yung ginawa nila, Sob, yung nag-parsa siya. Tapos si Prof. Diyan taga-guide. Taga-sabi kung nasaan yung pupuntaan. Ang hirap nun, maring Atina. No, pero yan, shoutout yan kay Ginoong Valdez. Nako, nagparamdam na. Gusto niya ata ng turn ng game number 3 sa final series natin. Kakagising niya lang daw kasi natulog siya after ng series 1 eh. Ngayon mainit, semifinals tayo mga kaibigan. Hey nako, paano ba ito? Isa lang syempre pwede magkamit ng slot for the grand finals, waiting na doon ng Pegasus Knights. Pero wait, hindi lang sila ang pwedeng manalo, pati ang mga viewers natin. Meron pa tayong mamayang isa pa yatang pamigay na 570. All you need to do is comment down below with the hashtag UCLegends2021 palag-palag, pati na rin i-share ang stream in public and be a follower sa Moymoy Palabo page and Juicy Lemon page. Huwag kayong magka-caps lock in terms of typing, tsaka huwag tayong mag-i-spam kasi maiiwasan kayo. Ayan, kay John Louis Herrera. Ayan. Ayan. Ako, Sarat ayun, si grabe. Flores. Yeah, nakita mo ba yung John Louis Herrera? Nabasahin mo yung comment niya. Napaka, ano, sweet. Ano yung bilis ng comment section? Ay, hindi na namataan. Sayang. Ay, ito, babasahin ko yung sabi niya. Ano daw? I love you daw, Atina. Siya daw ang Kenji ng buhay mo. Wow! Kenji ng buhay. Parang she's dating na gangster. Atina oh, yung Kenji. Yun, tapos si Baymax sa real name, Kenji pa. Nako po. Talo ka. Silent na. Kaya. Lugi ka agad nun. Sa real name yung Kenji. Yan, ikaw. Alex Calvivero and Etnero. Uy, di na fake news. Talagang legit. Na-joke lang. Oo, oh, legit. Sabi naman yun. Shoutout si John Hart Michael. Ayan, aparante. Esports na yan. Kaya nyo yan. Wow, positive comment lang talaga. Sabi naman dito ni French Esport, baka pakita ni Cap Virus yan. Wow. Yun, shoutout din kay ano, kay Harold Gumora. Ayan, good evening sa'yo kay Ash. Ano to? Ashley Joy Mendez. Andito si Boss King. Diyan? Talaga? Shoutout kay Boss King kung nanonood ka man. Oo nga, si Christian Gaspar. Ay, talaga? Oo nga, ito nga si Boss King nanonood ka. Ayan, naniniwala. Si Boss King nandiyan sa comment section, guys. Ayan. Shoutout kay Boss King. Baka naman, de joke lang. Sorry, Boss King, ha. Chinek ko yung profile mo. Nakita ko yung lips in ko. Almost nakita ko na yung picture. Confirmed, guys. Boss King is in the house. Good luck na daw sa Team Payaman, boss. Pero eto na, let us go into the Land of Dawn. Final series for today, eSports versus Team Payaman, boss. Maring Atina, take it away. May
tinatanong, kapamilya daw ba ako kasi tinatanong daw na mama niya kung kailan ako. Ayun na, ABS-CBN. Mali pala, sorry. Mali pa yung basa ko ng comment mo. Pero going on, hindi na maggugulo-gulo pa. Esports versus Team Payaman Boss. Naku po, semifinals na tayo. On to the Contenders Division Day Max. Nako, eto, matindi-tinding bagbaga na makikita natin. Both of the teams focusing on their own respective jungle camps. Pero eto, mukhang maagang jungle invade ang gustong gawin ng Easy Force natin. On to the middle lane, si Lunox ang namataan. Look at the harassment na binibitawan ng isang Eve against the Lunox on to the middle lane. Pero as of now, focus pa rin, wala pa rin, tamang harasan lang, pero wala tayong teamfight na makikita this early on the game. Pabilisan lang mag-level 4, malaking bagay na mag-level 4 agad ang isang Heesun Shin, guys, because of the Mountain Shaker to locate the exact location of the enemy. Pero onto the bottom lane and the top lane, nagkakaharasan na yung mga side laners natin. Yun na. Pansinin ko lang, no, two of the most well-respected community naglalaban pala ngayon. Next Play versus Team Payaman. Parehas to. Talagang go kung go ang support ng Team Payaman or even mga kapaangak sa kawag sports mga ka-hold up. Pero look at that. Talagang hold up ang sinamit ni Kale Don Baymax. Ito yung sinasabi natin na malaking bagay kapag nag-level 4 agad ang isang Heesun Shin. Pero on to the middle lane, muntik ng abutan ng ejector si 2. Pero on to the top lane, diba, ang sagot ng Team Payaman Bukito is going to be the gold plate of the turret. Libreng 350 gold para sa miyembro ng Team Payaman Boss. On to the top lane, wala nang no choice ang Easy Force kung hindi ibigay to, kasi kesa nga naman ma-pick off yung harit natin at mapag-iwanan in terms of gold farm sa mga minions. TP John on to the top lane, still farming was the turtle's been taken by Easy Force dito sa may bandlang baba. Virus nagbabantay ng demand with Nick Nikali, medyo na pag-iikot-ikot siya dito. Binabantayan niya yung purple buff nung kanyang hyper carry. Uy, nahuli! Ang kanilang ganda ng ejector dito with 2-2 with the light dito para makatakas ang Japan. Ito na yung magic chance po natin nilatag na. Pero on the back lanes, knuckle punch, left hook jab is going to take down the Lunox. Nikali is alive pero naagaw ni Leon Guerrero yung purple buff ng Team Payaman Boss. Maganda simula naman dito, esports. Out of 164 teams, ito tatlo na lang sila natitira. Waiting na ng Pegasus Knights. Uy! Naupo, so broad field. Team Payaman, next play. Magandang bakbakan talaga to. Gising si Ginoong Valdez. Yun, oh. Nako, uy! Nako, talaga namang magigising ka kapag na-pick offan kayo. On to the top lanes, 3-0 in favor of Easy Ports. Gustong sumagot ng Team Payaman Boss kasi hindi sila makahuli dito kasi yung Johead natin nasa side ng Easy Ports. Tansya to. Tansya-tansya lang talaga, sabi nga ni Sob. Pero maganda kasi dito, sabi ng esports, bumulong. Sabi nila, Athena, kahit ibigay natin yung mga comfort nila kanina, alam namin kontrahin yan. Baka esports to. Oops. Nako. Iba. Iba ang galaw ng Easy Force, especially with Mage Dad Yuji. Yung kanyang real world manipulation sa middle lane kanina, talagang pinupuri dito sa comment section natin. Advance mag-isip. Yung mga drawing niya, ano to eh? Artist. Artist yata to si Mage Dad Yuji. Ang galing mag-drawing sa ultimate ng kanyang Eve. Pero Mountain Shaker has been popped off once again to locate the location of the enemy. Pero wala nang maisasagot ang Team Payaman Boss on the bottom lane. Taking down the turret by Easy Force. Ejector naman. Got it. Kay Johead. Wow! Wala pang isang segundo, namatay na si Paring John with his Brody. Yes. Naku po. Sumagot naman pabalik yung Team Payaman, nag-PM din. Sabi nila, Athena, sa umpisa talaga nagpapabugbog ang bida. Mga bida, so dito guys, all talaga. Kasi pare silang bida dito sa Juicy Legs Tournament na nanawan. U1, palag-palag tayo dyan, mga kaibigan. Pero, gusto ko yun, ha? U1 pala, mainit na agad. Mm-hmm. Ang ginagawa ang rotation ng Easy Sports. Yes, Maring Athena, gusto ko yung ginawa nila, no? Or yung ginawa, nangyari na yun, no? May contact ka sa magkabilang team. Alam mo yung gusto nila sabihin sa isa't isa, di ba? Pero eto na nga, on to the top lane, another E5 play. Happy na huli na nga dito. Kapagalong Pinks! Ang nagiging target, sumasayo pa yung harap natin pero hindi na siya makakapalag against 3 members. Double Chris Redfield, medyo na huli. Nandating, there goes a double kill para sa that team. Payaman, 4-2 na tayo. So broad feeling, Maring Athena, pero Easy Push pa rin ang nakakalamang. Look at the harassment on to the middle lane. Nikalay can't do anything about the harassment na binibigay ni Chris Redfield. Was on to the top, make it drop. Magpupush yata yung Team Payaman pero with the Mountain Shaker and Virus guarding the turret, mapapaback away talaga sila. Pero Virus talagang gusto makapagpakiramdaman dito sa top lane.
Gusto ko yung ginawa ng Team Payaman, isang biglaan, double kill agad, sumagot, sabi. Kayo naman, masyado kayong kabado sa comment section eh. Talaga naman, papalag ko, papalag. The revelation with a knockout strike. There goes a double kill para kay Paquito on the top lane. 6-2 na tayo. The turret is going to be taken down as well, guys. Grabe, easy points to. Mahaba-haba talaga ang pahinga. Yes. Malumanay pa yung galaw ng mga daliri nila kasi nga hindi pa sila under pressure dito sa ating tournament. Nag-PM ulit, Limax. May nag-tick, sabi. Athena, ayan, ganti, double kill. Bigyan mo pa ng isang maingay. Grabe naman, on the top, make it drop. Another kill has been dropped. Pero may sagot sa may bottom lane yung team pa naman, boss. Pero Harith, babawi lang din against the enemy. Lunox 2-0-2. Pero sa kill on the top, si Chris Redfield na nangaharas. Sureb still focusing on the third. Real world manipulation has been popped off. Here comes the knockout combo. Left side. Tapos shield. Here comes another ultimate galing kay Paquito. Taking down kill. Pero sumusunod pa rito si Paring Jang with the basic attack. Papasok si Biru. Susubok ang tumakbo. Pero with the tournament memory, there goes the takedown para kay Jan. Ganda ng pwesto 1 doon ni Ives. No, Ives. Mm-hmm. Oh, alam mo, nakipagban natin yung isa. May chumachani pala sa gilid. Dumadrawing eh, no? Oo, oh, ginuguhita. Ano pang kailangan gawin ngayon ng Team Payaman Boss dito para mag-prevent ba yung mabilisang push ng turret ngayon ng Easy Points? Maganda dito yung ginawa actually ni Brody na nag-protect siya sa top. Pero as much as possible, sana i-contest nila yung magandong kabig na objective that is still a turtle buff. As well as split pushing, hindi ako nakakakita. Ngayon lang ako nakita na humiwalay talaga totally si Kale going in for a minion wave show. Pero sa nakikita ko, nagbe-baby na talaga sila ng gusto para lang ma-prevent siguro na sila naman yung mamama agad-agad dito ng esports. Yes, tama ka dyan. Dapat hindi talaga sila basta-basta nagpapamama against Easy Force dito. Pero they can't do anything about it, Maring Athena. Because Joehead, every time na nakakapag-ejector, automatic kill. Dagdag mo pa tong Mountain Shocker na nalolocate agad kung nasaan yung miyembro ng Team Payaman Boss. Kaya nahihirapan talaga silang humanap ng positioning. As of now, 7 minutes into the game. 9-4, 23k against 18k. Item check tayo ng mabilisan. Pero bago lahat, si Kelly atama huli dito with ejector. Pero hindi aabutan. Oh, later na yung item check dahil mukhang nakakaramdam ako na pagtalon dito. That is a salubong factor. Uy! Nakabon ka. Kinuha lang yung turret onto the top lane. Maring Athena. Ano kasi guys, bumati lang nga raw si Chris Redfield. Good evening. Oh, magandang gabi. Ay, grabe. Ito yung joke na yun. Last ko na yun. Uy, pero ito na ako sa middle lane. Nag-eject ko sa parang pitch. Kaso with the real world manipulation, makakatake down sila ng isa aning kalis. Diving in. Pero Paquito, sino dugo, even under the shield. Kasi pinapas. Oh, he's trying to run away. Kaso nag-fail yung orb niya. Kale, diving in with the shield. The damage is going to take down the enemy team. Virus is going to chase them away. Wala tayong casualty. Actually, mayroon si John ang naging casualty or yung Brody natin from Team Payaman Boss. Hindi na nakahabol ng item ang ating Brody. And speaking of item, Maring Athena, sabi kasi nila dyan, hanggang dyan ka na lang. Item check tayo, Bloodless as an Athena Shield. Meron agad dito si pare mo Paquito. Meanwhile, Calamity Reaper and Holy Crystal. Kaya naman pala, napakasakit agad dito ni pare mong sagit, no? BOD for the YSS or even using Shin, guys, ni Leon Guerrero. Enchanted Talisman. Ice Queen 1 is what I'm seeing right now. Tama ba ako, Baymax? For Eve. Oh, Ice Queen 1 for Eve. And Immortality for the first build. So, yung Johid natin, trabaho niya lang talaga mag-set, guys. Tapos, kung mag-fail, meron niya siyang Immortality panakas na lang talaga. Pero may chance dito yung Team Payaman, no? Kasi tingnan mo naman mga heroes nila, mga pang-late gamer din. Pang-late game, so, tama. Kailangan na matapos kagad, mas maaga to ng esports bago makahanap ng chance dito or opportunity ang Team Payaman Boss. Naku, tama ka dyan sa road field. Pero si Nikalay na nga manghuli dito. Kaya wala na kagad opportunity yung Team Payaman Boss na makabawi sa Easy Ports. Another member of Team Payaman Boss has been taken down. Once again, the turtle is up for grabs onto that bottom lane. Pero wala pang kumukuha. I think Easy Ports is wanting to show up all the lanes on the face of Team Payaman Boss. Here comes the members onto the middle lane. Real world manipulation onto the middle lane. Si Jan ang nagiging target dito. Sama pa sila tagda. Pero hindi makakatakas Brody against three members. Actually, four ng Easy Ports. Sumasayaw pa rin si Sagitno. Hindi pa ang tapos. Ang dami siyang slow dito ng esports. Look at that, guys. Ang laki ng chessboard ni Eve. Good. Sabayan pa ng Sabnet Force kung sakali mo sa step to another follow-up. Hinali mo. Si Nikalay, hindi tumama yung Imperial Justice.
almost all the gates are open. Top lane na lang ang natitira. They're still trying their best para dumepensa dito. Pero look at the harassment of Virus with that Pakito. Swabe dito. Sabi ni Ate Bibi Bap. Pero dito sa top lane, gusto na nilang tapusin ang laban. Another gates is going to be open. Bukas na ang bahay. Pwede na kayo mamasko sa Team Fireman Boss. Pero on the middle lane, focus muna sa jungle camp ng kalaban ang Easy Force. Dito sila ngayon mapihirapan. Dito sila mamemerwisyo. Paano pa sila ngayon babawi in terms of gold and item kung yung mismong jungle camp nila naubos na ng Easy Force? Kinakainasahan kasi dito ng Team Payaman Boss setup coming from Nikalay. Kaso medyo wali pa yung mga Imperial Justice niya dito sa mapa ng mga Cometic Lands. Right now guys, that is 38,000 versus 25,000 sa Gitno single-handedly giving a headache and pressure against Team Payaman Boss. Sabi kasi ni Sobroadville, hanggat maaga, tapusin na namin kasi pang late game talaga ang draft dito ng Team Payaman Boss. And that's what they're doing. Very minimal yung nakikita natin mga mistakes. Halos hindi na nga mapansin guys eh. Totoo. Masunurin yung Easy Force Mari Atina, no? Magaling sila makinig sa mga ano, yung mga coaches ganyan, no? Kahit kay Sodrodpil nakikinig sila na gusto na tagad tapusin ng Easy Force. Lahat ng miyembro ng Team Payaman Boss is up and alive, still kicking on their base, trying to defend. Pero makakaroon tayo ng setup dito. Inaabang ko na lang yung real world manipulation na ilalatag si Paris Street Red Peter. Tawa na makita natin dito si Kale Nagis mamamatay. Here comes the real world manipulation. Diyan ang naging target pero pumasok sa likod yung ating Alice. Pero that is not enough to take the members down. Nikalay's only one left right defender base pero hindi niya nakakayanin. He's a member of Easy Force taking down game number one dito sa ating semi.